Hello mga kachats, kumusta po? Samahan nyo kami ni Bunso. At dahil nga po holiday po ngayon, at nag-umpisa pala kami ni Bunso sa pag-spray ng insecticides. At ang ginamit nga pala namin na insecticide guys ay ang Magnum. At sinamahan ko na rin yan ng organic fertilizer. Kasalukuyan kasi na namumulaklak at namumunga ang iba naming mga fruit trees tulad ng mangga, avocado, calamansi, at oranges. Marami din kami kasi mga fruit trees dito sa aming bakuran guys. Kaya para makaiwas po tayo sa mga insekto ay kailangan natin puksain agad at huwag na natin po itong hintayin pa na dumami. At maglalagay na nga tayo guys. At ang una ko palang inilagay ay ang organic fertilizer. Tapos isusunod din ni Bunso yung Magnum o yung insecticide. Ayan nga guys, maglalagay na rin si Bunso ng ating pong insecticides o ang Magnum. At kailangan niyang basahin maigi ang instruction nito para alam niya kung paano timplahin ang ating pong insecticides. Magsisimula na si Bunso na mag-i-spray ng pamatay langgang guys. Tayo na dito sa ating ayan. May mga larawan, marami kaming mga puno, mga fruit trees, mga halaman sa inang aming garden. Sa lahat po, palibot ng bahay guys, kailangan i-sprayhan ni Bunso. Ayan, dahil ngayon sa mga langgang. Hanggang doon, sa likod guys. So, dito muna tayo sa harap. Yung mga red ants. So, kailangan isprayhan po natin. Diba, Bunso? So, happy-happy lang ang life, guys. Pag walang pasok, so, ganito ang aming ginagawa lagi ni Bunso. Kung hindi man sa bukid, mapabukid man, umapa sa bahay. Ayan. So, diba? Uy, at nang sumada pa ng bunga ng bangga, guys, kasi nga yung aming mangga, eh, mababa lang siya. Dahil na dito lang sa aming garden, mismo, ayan yung bintana ni Father. Ito yung pato ng aking Father, guys. So, pumasok na si Father dahil nga hindi siya pwede magtagal dito dahil lang sa amoy na insecticide. Ano pangalan yun, Bunso? Magnum!
yun. At syempre, mayroon din siyang organic fertilizer. Diba organic yung bunso? At kailangan din niyang gumamit ng ladder, guys, para matutukan yung mismo yung ating red ants. Pag-istena. Ay, talaga nga. Ay, napulsa itong bunso. Wait lang, guys. Ating pong sprayer, mayroong sinasabi. Subutin na lang dumaan yung ating kapitbahay. Ayan. Ting. What happened? Mabantay. Ay. Nakita ako si Kamat. Una tiyo na kayo pwede kayo. Mm. Okay. Oh. Careful. Oo nga. So yan nga, try natin, guys. Pwede na. Buti na lang at magaling yung ating kapitbahay, guys. At inayos nga niya yung kanyang sprayer. O ayan, guys. Para wala tayong ant o langgam na papasok po sa ating bahay, guys. O ayan. Ay, bunso. Parang seryoso si bunso. Umimik nga, wala. Hindi siya nagsasalita, guys. O, diba? Ay, wait lang at kukuha nga ako ng iyong face mask. So, wait lang, guys. Ating bunso at ito na rin po ay isa na rin sa aming banding. Ayan, at yung isa pang bunso, bunsong babae nasa baba din at nagluluto nga ng aming breakfast. So ayan, at pinapasok namin sa loob si Father dahil nga, guys, ay hindi siya pwede dito dahil meron siya, mayroong amoy din yung ginagamit ni bunso na pamatay sa aming mga ants. Ayan. So, i-sprayhan nga ni bunso ng pamatay sa langgam. So ayan, so nandito pa lang tayo sa harap, guys. Ito yung side ng aming bahay. Oh, ayan. At mabuti na lang, guys, at mabait nga ang aking bunso, masipag. Kahit na anong trabaho naman, guys, ay hindi siya maselan o kaya lahat naman ay kanyang ginagawa. Oh, di ba? Yan ang bunso. Di ba, bunso? Oh, ayan. Dito sa may bintana si Pudrang. At pagkatapos nga din yan, guys, na mag-i-spray si bunso, eh ako naman, kailangan natin maglinis din, guys. Dahil nga marami ding dahon ng mangga na nakukulog na.
Ayan, dahil nga it's summer season na, guys. Ayan, ganyan lang, guys, para po lang papasok na langgam po sa ating loob ng bahay. At pagkatapos nga yan, guys, magpapa-grass cutter pa tayo ng papakatol natin yung ating Bermuda. Ay, nalubat! Ay, naku po! Yun nga lang. Yun nga lang, guys, dahil nga meron diferensya yung aming sprayer. Kailangan na naman ayusin ni Bonso. Ayan. Yun ang dahilan kung bakit medyo matagal siyang mag-spray, dahil nga yung ating pong gamit ng sprayer, guys, eh medyo kalumaan na kasi. So, mayroon na rin siyang diferensya. O, ayan, aayusin na naman, guys.